Mahalaga ang role na ginagampanan ng kapatid natin sa ating buhay. Maswerte ka kung may isa kang kapatid na iniimpluwensyahan kang maging mabuti at ginagabayan ka sa tamang landas. Mapalad ka kung may kapatid ka na palaging nandyan kapag nangangailangan ka ng tulong. Ngunit ano nga ba ang bagay na maaaring sumira sa relasyon ng dalawang magkapatid? Magagawa mo pa rin bang ibalik ang dati ninyong samahan ng inyong kapatid kung pag-ibig ang dahilan kung bakit kayong naging magkaaway? Dear Papa Dudut, sa nangyari sa buhay ko, nalaman ko na hindi porket pinakitaan natin ang magandang isang tao ay ganun din ang ibabalik nila sa atin. Kung minsan kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo ay siya pa ang sasaksak sa'yo sa likod. Itago mo na lamang ako sa pangalang Ynez. May isa akong anak na lalaki at sa ngayon ay nagwo-work ako sa isang BPO company. Lumaki ako sa isang kumpleto at masayang pamilya. Dalawa lamang kaming magkapatid at parehas kaming babae. Ako ang panganay, hindi man kami mayaman, ay hindi yun naging reason para hindi kami maging masaya. Simple lang ang buhay namin noon, Papa Dudut. Ang tatay ko ay nagtatrabaho at si Mama ang nag-aalaga sa amin ng kapatid ko na itatago ko sa pangalan na Yumi. Dahil sa dalawa lamang kaming magkapatid ni Yumi, ay super close kami sa isa't isa. Dalawang taon ang tanda ko sa kanya. Yumi is not just my sister, but also my best friend. Sa kanya ko sinasabi ang lahat ng secrets ko. Kapag may problema ako at need ko ng advice, ay sa kanya ko tumatakbo. Ganon din si Yumi kapag kailangan niya ng kausap ay ako ang una niyang naiisip. Magkaiba kami ng personality ni Yumi. Ako yung tahimik pero matapang while si Yumi yung kikay pero soft-hearted. Mas naunang magkaroon ng boyfriend si Yumi kesa sa akin. To be honest, mas maganda si Yumi kumpara sa akin, Papa Dudut. High school pa lamang ay may mga suitors na siya kaagad. Habang ako ay nganga lang. Madalas din na sumasali sa mga beauty contest noon si Yumi dahil sa ganda niya. Very proud ako sa kanya. Lalo na kapag nananalo siya. Dahil sa mga achievements ni Yumi sa pagsali sa contest ay naging malaki ang pangarap ni Mama at Papa para sa kanya. Pwede rin sumali sa mga malalaking beauty contest si Yumi or pwede rin na mag-artista. Since day one ay nakasuporta na ako kay Yumi. Mismo ako ay naniniwala na may magandang future ang naghihintay para sa sister ko. Nang mag-college na si Yumi ay nag-giveaway ako para sa kanya. Ang sabi kasi ni na Mama at Papa sa amin ay hindi na nila kami kayang pag-aralin ni Yumi nang magkasabay. Walang pagdadalawang isip kong sinabi na patapusin muna nila si Yumi ng college. At ako muna ang titigil. Kapag tapos na si Yumi ay saka ko na lamang itutuloy ang pag-aaral ko. Sobrang laki ng pasasalamat ni Yumi sa akin that time, Papa Dudut. Ayoko matengga lamang sa bahay kaya nagtrabaho na ako habang tinatapos ni Yumi ang pag-aaral niya. Para makatulong na rin ako sa mga panggastos sa bahay at sa school na rin ng kapatid ko. 1 year na lang sana at matatapos na si Yumi sa pag-aaral nang nabuntis siya ng boyfriend niyang si Arnel. Lahat po kami ay nagulat sa mga nangyari na yon. Sobrang nalungkot ang Mama at Papa namin dahil sa malaking expectation nila kay Yumi. Hindi ko naman ipinakita na disappointed ako kay Yumi. Kasi ayoko nang dagdagan ang problema niya. Alam ko na mismong si Yumi ay disappointed na sa sarili niya. Hindi naman pinabayaan ni Arnel ang kapatid ko, Papa Dudut. After na manganak ni Yumi ay nagpakasal silang dalawa. Ako ang bridesmaid, wala nang iba. Tumira na rin si Yumi sa bahay ng parents ni Arnel habang nagtatrabaho si Arnel.
Kailangan talaga magtrabaho ni Arnel dahil hindi mayaman ang pamilya niya. Kagaya din namin sila. Kinausap na ako ni na mama at papa at tinanong nila ako kung gusto ko bang ituloy ang pag-aaral ko. Ang sabi ko ay hindi na at magtatrabaho na lamang ako. Totoo nga yata yung kasabihan na kapag nag-stop ka sa pag-aaral at nagtrabaho ka na, ay tatama rin ka nang bumalik sa school kasi naranasan mo na ang kumita ng pera. Okay naman kasi ang trabaho ko noon, Papa Dudut. Maayos ang kita ko at nakakatulong ako sa family ko at nakakapag-ipon din ako para sa sarili ko. Ang plano ko ng panahon na yon ay ang magkaroon ng sariling bahay, kaya todo ako sa pag-iipon at pagtatrabaho. Yun ang goal ko. Inalis ko rin muna sa isip ko ang pakikipag-boyfriend dahil feeling ko ay hindi ko ma-achieve ang goal ko kapag meron akong karelasyon. Madalas ay lumalapit sa akin si Yumi para humiram ng pera kapag kinakapos sila ni Arnel. Naawa ako sa kapatid ko at bilang nag-iisa ko siyang kapatid, ay alam kong meron akong responsibilidad. Natulungan siya kahit pa meron na siyang sariling pamilya. Basta meron akong sobra ay nagbibigay talaga ako kay Yumi. Alam ko kasi na ginagamit niya ang pera para sa anak niya. Makalipas nga ang 2 taon ay nabuntis ulit si Yumi. Kinausap na siya ni mama at papa na huwag na munang magbuntis pagkatapos noon. At baka dumami nang dumami ang anak niya. Baka raw hindi na makabalik pa sa pag-aaral si Yumi kung marami na itong anak na dapat na alagaan. May pangarap pa rin kasi kami para kay Yumi at yon ay ang makapagtapos siya ng pag-aaral. Kahit na may pamilya na siya. Hindi naman kasi talaga hadlang ang pagkakaroon ng asawa at anak para makapag-aral, Papa Dudut. Saka para rin naman yon kay Yumi. Mas makakalaban siya sa buhay kung meron siyang natapos. Para rin yon sa mga anak niya. Nangako naman si Yumi na last na muna yon. 2 anak lang daw talaga ang gusto nila ni Arnel. Pero nasundan pa rin ang 2 anak ni Yumi after ng 2 taon ulit. Kaya 3 na ang anak ng kapatid ko. Hindi na siya pinagsabihan ng mga magulang namin. Siguro yung naisip nila na bahala na si Yumi sa buhay nito. Pero kung ako ang tatanungin ay mas gusto ko na huwag nang dagdagan pa ni Yumi ang mga anak niya dahil sa nahihirapan na silang mag-asawa. Mas naging madalas na ang paglapit ni Yumi sa akin para humiram ng pera kasi kapos sila ni Arnel. Walang kaso sa akin ang tumulong kay Yumi, pero kung mapiprevent sana ang ganoon ay mas maganda. Ang nangyayari kasi ay nagagalaw ko na ang savings ko kasi ako naman ang kinakapos dahil sa perang ibinibigay ko kay Yumi. Ate, pasensya ka na ha kung humiram na naman ako sa iyo. Hindi ko pa nga tapos bayaran yung hiniram ko sa iyo nung huli eh. Tapos, eto na naman ako. Ang laki na kasi ng gastusin namin. Tumulong pa si Arnel sa pamilya niya kaya hindi namin nasusolo ang sinasahod niya. Ang sabi ni Yumi sa akin. Ano ka ba? Wala yun. Huwag mong isipin ang pagbabayad sa akin. Hindi naman kita pinipressure na ibalik yung pera. Basta kung may sobra ka, ay saka ka magbayad. Saka ano pa't naging magkapatid tayo, hindi ba? 2 na nga lang tayo tapos hindi pa tayo magtutulungan. Ang wika ko. Yun nga ate, ikaw ang palaging tumutulong. At ako ang palaging tinutulungan. Noon na may natatawang sabi ni Yumi. Ganun talaga ako ang meron kaya ako ang tumutulong. Alam ko naman na kung ako ang nasa posisyon mo ay hindi mo rin ako pababayaan. Sambit ko kay Yumi. Thank you talaga Ate Ynez. Napakaswerte ko na ikaw ang naging kapatid ko. Ang naluluhang sagot ni Yumi at niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ko kayang pabayaan at tiisin ang kapatid ko, Papa Dudut. Alam ko na nahihirapan na siya sa buhay may asawa, kaya pinangako ko sa sarili ko na tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Ang buong akala ko ay pera lamang ang magiging problema ni Yumi.
Pero bukod pala doon ay meron pang iba. Kapag kaya ng oras ko ay pinupuntahan ko siya sa bahay ng mga magulang ni Arnel. Nakikita ko naman na maayos ang pakikitungo ng pamilya ni Arnel kay Yumi. Kung hindi ay sigurado ako na magkukwento si Yumi sa akin ang tungkol doon. Kapag tinatanong ko siya kung kumusta siya sa bahay ni na Arnel ay palagi niyang sinasabi na mabait lahat sa kanya at hindi naman siya inaalila. Nagpapasalamat na rin ako sa Diyos na mabait kay Yumi ang pamilya ng asawa niya. Hindi kasi maalis sa akin ang mag-worry sa kanya. Lalo na at marami akong kwentong naririnig na yung biyanan nila ay kaaway nila. Mabuti na lamang at hindi ganon ang nangyari sa kapatid ko. Kasi mapapaaway talaga ako nang wala sa oras kapag may umapi sa nag-iisa kong kapatid, Papa Dudut. Sa ilang beses na pagpunta ko sa bahay ni na Arnel para bisitahin si Yumi at ang mga pamangkin ko ay may napansin ako kay Yumi. Malungkot ang mata niya kahit na masaya siyang nakikipag-usap sa akin. At hindi niya yon na itago sa akin. Sa tagal ba naman naming magkasama ni Yumi ay kilalang kilala ko na siya, Papa Dudut. Naghihintay lamang ako na si Yumi ang kusang magsabi sa akin pero ilang beses na kaming nagkita ay wala siyang sinasabi. Maraming beses ko na siyang tinatanong kung meron siyang problema pero palagi niyang sinasabi na wala naman. Hindi ako naniniwala na walang problema ang kapatid ko. Alam kong meron siyang pinagdadaanan na ayaw niyang sabihin. Ang naisip ko ay hindi magsasalita si Yumi kung naroon kami sa bahay ni Arnel. Kaya inaya ko siyang kumain sa labas. Sinabi ko na gusto ko siyang itreat ng kaming dalawa lamang. Napakiusapan ko naman ang nanay ni Arnel na siya muna ang magbantay sa mga anak ni Yumi. Nanood kami ng sine ni Yumi bago kami nagpunta sa isang restaurant para kumain ng dinner. Pinili ko yung walang masyadong tao para hindi gaanong mahiya si Yumi na mag-open up sa akin. Hindi talaga ako papayag na hindi niya sabihin sa akin ang problema niya. Malakas ang kutob ko na meron. Kinumusta ko muna si Yumi at masaya naman daw siya sa pag-aalaga ng mga anak niya. Maganda rin daw ang trato ng family ni Arnel sa kanya. Pero nang tanungin ko na siya kung kumusta na si Arnel, ay napansin ko na naging malungkot siya. Kahit sinabi niya na maayos sila ni Arnel. Nagkaroon ako ng pakiramdam na si Arnel ang problema niya. Yumi, matagal na tayong magkasama. Kilala kita kapag may tinatago ka. Kapatid mo ako kaya dapat ay sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo. Tungkol ba ito kay Arnel? Tanong ko. Ate, ayoko sana sabihin sa iyo kasi baka isipin ninyo na sobrang nakaka-disappoint ako pero tama ka. Tungkol nga kay Arnel ang problema ko. May ibang babae siya, ate. Pag-amin ni Yumi habang pinipigilan niya ang pag-iyak. Sinasabi ko na nga ba tama ang kutob ko, may problema ka. Pero hindi ko naisip na ganyang problema ang meron ka. Buisit na Arnel yun. Hindi na nga siya maayos makapag-provide sa inyo ng mga anak mo, may gana pa siyang mambabae. Ang nagagalit kong sabi. Inamin na ni Yumi sa akin ang lahat, Papa Dudut. Noong una raw ay kutob lang niya ang lahat. Pinilit niyang alisin sa isipan niya kasi wala pa siyang ebidensya. Nagiba na raw kasi bigla ang pakikitungo ni Arnel sa kanya. Wala na raw itong ganang sumiping sa kanya. Tapos ay palaging overtime. Pero nang i-check niya ang payslip ay hindi ito nag-overtime. Kaya mas lalong lumakas ang hinala niya na nagloloko si Arnel. Hanggang sa isang lalaking katrabaho ni Arnel ang tumawag kay Yumi. Isinumbong nito kay Yumi na may ibang babae si Arnel at katrabaho pa ni Arnel yung babae. Kinumpronto ni Yumi si Arnel. Ayaw pa raw nitong umamin noong una. Pero noong tinakot ni Yumi si Arnel na magpupunta ito sa office nito at hahanapin yung babae ni Arnel ay doon na nagalit si Arnel. Hindi man daw inamin ni Arnel sa kanyang totoo ay alam niya na meron talaga itong babae dahil
sa naging reaksyon nito nang sabihin ni Yumi na pupunta siya sa office ni Arnel. Awang-awa ako sa kapatid ko sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Pinayuhan ko siya na sabihin niya sa biyanan niya ang lahat, pero aniya ay gusto niyang protektahan pa rin si Arnel. Naniniwala pa rin siya na magbabago pa ang asawa niya. Isa pa ay ayaw niyang masira ang pamilya niya. Kahit ang sabi ko sa kanya ay nang magkaroon ng kabit si Arnel ay unti-unti nasisira ang pamilya niya. Ang hindi ko rin nagustuhan ay nang inisip ni Yumi na mas naging failure siya dahil sa nangyari sa kanila ni Arnel. Isinaksa ko sa utak niya na wala siyang pagkukulang at wala siyang kasalanan. Choice ni Arnel na mag-cheat sa kanya at wala siyang kontrol sa bagay na yon. Nerespeto ko ang desisyon ni Yumi na huwag kong sasabihin sa mga magulang namin ang lahat. Sisikapin daw niyang ayusin ang lahat at ayaw niya rin kasing masira ang image ni Arnel sa parents namin, Papa Dudut. That time ay nagkaroon na rin ako ng boyfriend, si Paul. Sobrang match kami, Papa Dudut. Ang daming bagay na pinagkakasunduan namin. May sarili siyang bahay at stable ang kanyang trabaho. Makalipas nga ang 7 months ng relationship namin ni Paul ay nabuntis ako, o Papa Dudut. Wala yun sa plano dahil sa tumutulong pa ako sa pamilya ko at hindi ko pa rin nagagawa yung pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay. Nang malaman ni Paul na buntis ako ay naging masaya siya. Wala raw kong dapat na ikabahala dahil pananagutan niya ako at magpapakasal kaming dalawa. Kahit paano naman ay hindi gaanong ka-negative ang pagtanggap ni na mama at papa sa pagbubuntis ko. Nasa tamang edad naman daw ako at inaasahan na nila yon dahil nga sa may boyfriend ako. Pinakasalan ako ni Paul bago pa lumaki ang tiyan ko. Siyempre si Yumi ang bridesmaid ko. Wala nang iba pa. Nang magpakasal ako kay Paul ay nagkaroon ako ng takot dahil sa nangyari kay Yumi. Yung masaya naman sila sa umpisa pero nang tumagal ay nagawang mambabae ni Arnel. Kahit na hindi ko nakikita sa personality ni Paul na nang bababae siya ay natatakot pa rin po ako. Hindi ko naman kasi control ang pwedeng mangyari sa future. Kay Yumi ko sinabi ang takot ko na yon at aniya. Hindi naman porket nangyari sa kanya ay mangyayari din sa akin. Ewan ko, nagkaroon ako ng trauma dahil sa ginawa sa iyo ni Arnel. Oo nga pala, kumusta na kayo ni Arnel? Babaero pa rin ba siya? Tanong ko kay Yumi. Ganun pa rin siya ate, kinausap ko na yung babae pero siya pa rin ang matapang. Nagalit pa nga si Arnel sa akin nung gawin ko yun. Itinatanggi niya pa rin na may relasyon sila ng babaeng yon pero ang dami ko ng ebidensya, ang sabi pa ni Yumi. Gusto mo akong kumausap sa babaeng yon? Tanong ko. Ate wag na, hayaan mo na lamang ako na umayos nito, pagtatanggi pa ni Yumi. Ay hindi, kinausap mo na siya pero walang nangyari. Ako ang kakausap sa babae ni Arnel sa ayaw at sa gusto mo, turan ko. Ayaw ko ng gulo ate, ang sabi pa ni Yumi. Hindi pwedeng hindi magkaroon ng gulo. Pinasok ito ni Arnel, dapat handa siya sa gulo. Hindi na ako papayag na inaapi ka nila. Nasasaktan din ako sa nangyayari sa iyo dahil kapatid kita. Maging ako ay naging emosyonal na ng time na yon, Papa Dudut. Wala namang nagawa pa si Yumi sa gusto kong gawin. Sinamahan niya ako sa apartment ng babae ni Arnel at kinausap ko yung babae. Todo tanggi pa yung babae pero nang ipakita ko sa kanya ang mga ebidensyang hawak ni Yumi ay natameme siya. Tinakot ko siya na kapag hindi niya tinigilan si Arnel ay ipaparating ko sa mga boss nila ang ginagawa nila para matanggal siya sa trabaho kasama si Arnel. Ready na sana ako makipagsabunutan ng time na yon pero mabuti na lamang at hindi na kami umabot pa sa ganon. Nakita ko na natakot yung babae sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Makalipas nga ang ilang araw ay binalita sa akin ni Yumi na sa tingin niya ay hiwalay na si Arnel at yung babae nito. Nagpapasalamat siya sa akin dahil
kung hindi daw dahil sa akin ay hindi masosolve. Ang problema niya kay Arnel. Kinausap ko rin si Arnel at sinabi ko na kapag niloko niya ulit ang kapatid ko ay ako na ang makakalaban niya. Naging maayos naman ang panganganak ko, Papa Dudut. Nahinto muna ako sa pagtatrabaho ng ilang buwan. Pero dahil sana sanay na akong magtrabaho ay gusto ko pa rin na bumalik sa pagtatrabaho. Sinuportahan naman ako ni Paul sa gusto ko na yon. Pwede naman daw kaming kumuha ng yaya para sa baby namin kapag ready na akong magtrabaho ulit. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Kumuha kami ng yaya at nagbalik na ako sa trabaho ko. Ang sarap lang sa pakiramdam na kapag uuwi ako ay nakikita ko ang anak ko. Nakakawala siya ng pagod sobra. Makalipas ang ilang buwan ay nawala na ang takot ko na baka matulad ang nangyari kay Yumi sa akin dahil sa mga ipinakita ni Paul sa akin. I feel so secured na hindi niya ako lolokohin. Kahit nagigain ako ng weight ay palagi niyang pinaparamdam sa akin na ako ang pinakamaganda para sa kanya. Sweet pa rin siya sa akin kagaya ng una at hindi yun nagbago. Kabalik na naman ang nangyari kay Yumi. Isang araw nasa bahay ako nang pumunta si Yumi sa bahay. Hindi pa man kami nag-uusap ay umiiyak na siya. Mamaya ka na umiyak. Sabihin mo muna sa akin kung anong nangyari. Hindi tayo magkakaintindihan kung iiyak ka ng iiyak dyan. Kinakabahan kong tanong kay Yumi. Ate, may babae na naman si Arnel. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Sumbong pa ni Yumi. Na naman, gulat kong wika. Oo ate, ayoko nga sanang maniwala kasi baka mali ang hinala ko pero si Arnel na mismo ang umamin sa akin. Patuloy na iyak ng kapatid ko. Tama, Papa Dudut. For the second time ay may babae na naman si Arnel. Mas matindi na sa pagkakataon na yon dahil hindi na raw nahiya si Arnel na itago ang pambababae nito. Umalis na pala si Arnel sa bahay nila at sumama na sa babae niya. Nagmakaawa pang araw si Yumi kay Arnel pero desidido na talaga si Arnel na hiwalayan na si Yumi. Kahit daw ang mga magulang ni Arnel ay walang nagawa para pigilan ang anak ng mga ito. Sobra akong nasaktan para sa kapatid ko. Hindi niya kasi deserve ang masaktan ng ganon. Hindi ko rin talaga maintindihan si Arnel kung ano pa ba ang hinahanap niya at nagagawa pa niyang mambabae. Kaming dalawa ni Paul ang kumausap kay Yumi, Papa Dudut. Pinayuhan ni Paul si Yumi na maging matatag ito para sa mga anak niya. Kung gusto raw ni Arnel na makipaghiwalay ay hayaan na lamang nito yon. Masakit yon ngunit kailangang tanggapin ni Yumi. Mahirap nga namang piliting ayusin ang isang bagay na wasak na wasak na. Si Yumi lang ang masasaktan in the end. Ang importante ay hindi kakalimutan ni Arnel ang obligasyon nito kay Yumi at sa tatlo nitong mga anak. Maghanap na lang din siguro ako ng trabaho. Nandiyan naman ang mama at papa ni Arnel saka mga kapatid niya para magbantay sa mga anak ko. Ang sabi pa ni Yumi. Tama yan, kahit papaano ay maswerte ka pa rin na nandyan ang pamilya ng asawa mo. Huwag kang mag-alala dahil nandito lang kami ni Kuya Paul mo. Kapag kailangan mo ng tulong ay magsabi ka lang sa amin, ang sabi ko. Tinuloy ni Yumi ang plano niyang magtrabaho. Tinulungan namin siya ni Paul pagdating sa financial habang naghahanap siya ng work hanggang sa magkaroon na siya ng trabaho. Ganun pa man dahil sa tatlo ang anak ni Yumi ay kinakapos pa rin siya kung minsan. Ginagabayan ko rin siya kasi alam ko na nasasaktan pa rin siya dahil sa paghihiwalay nila ni Arnel at pagsama nito sa kabit nito. Alam ko na matagal bago naka-move on si Yumi kaya bilang ate niya ay nangako ko sa kanya na kapag kailangan niya ng kausap o gusto niyang umiyak ay one call away lamang ako. Kami naman ni Paul ay nanatiling maayos ang aming relasyon. Hindi kami perfect, kahit marami kaming bagay na pinagkakasunduan ay meron din namang hindi. May mga moment din na nagkakaroon kami ng tampuhan.
pero pinipili naming ayusin kaagad ang lahat bago yun lumaki. Nagkasundo rin kami ni Paul na huwag muna naming sundan ang anak namin. Kumuha kasi siya ng sasakyan na medyo mahal at 5 years namin yung huhulugan. Ang sabi ko ay doon muna kami mag-focus sa pagbabayad ng sasakyan. Kapag kasi nabuntis ulit ako ay titigil na naman ako sa pagtatrabaho. Hindi na ako makakatulong kay Paul kapag ganon ang nangyari. Sa bagay na yon ay nagkasundo kami ni Paul. Maraming beses pa rin na humihingi ng tulong si Yumi sa akin lalo na pagdating sa financial. Hindi na raw kasi palagi nagbibigay ng pera si Arnel sa kanya dahil sa buntis na yung kabit nito. Yung sinasahod naman niya sa trabaho niya ay hindi ganong kalaki. Kulang na kulang para sa kanila ng tatlo niyang mga anak. Nahihiya na rin naman siyang hindi magbigay sa family ni Arnel dahil ang mga ito ang nag-aalaga at nagbabantay sa mga anak niya. Siyempre, gaya ng promise ko kay Yumi ay hindi ko siya binibigo sa tuwing hihiram siya ng pera sa akin. Kahit nararamdaman ko na nahihiya na si Yumi sa akin, ay hindi ko pinaparamdam sa kanya na dapat siyang mahiya sa akin. Palagi kong sinasabi na hindi ko siya pababayaan at palaging bukas ang kamay ko sa pagtulong sa kanya hanggang sa kaya ko. Sa pa'y kinakatuwa ko ay walang problema kay Paul kung tinutulungan ko ang kapatid ko. Malapit din kasi siya sa mga kapatid niya at naiintindihan niya ang ginagawa ko. Kumusta na pala si Yumi? Nakita ko ang post niya sa Facebook, parang may problema na naman. Nagpaparinig yata siya kay Arnel, ang sabi sa akin ni Paul habang kumakain kami ng dinner sa bahay. Oo, mag-ausap kami kagabi. Nagsusumbong sa akin. 2 buwan na kasing hindi nagbibigay si Arnel sa kanya kahit piso. Naiirita na nga ako sa Arnel na yun eh. Mambababae tapos hindi naman kayang panindigan ang obligasyon. Hindi ako makapaniwala na may mga ganong klase ng lalaki pala ang nabubuhay. May inis kong wika. Nakakaawa talaga ang kapatid mo, Ynez. Hindi ko alam kung paano niya kinakaya ang lahat. Ang naiiling na turan ni Paul. Hindi lang si Yumi ang nakakaawa, pati na mga anak nila ay nagsasuffer. Kaya pasensya ka na kung hindi ako tumitigil sa pagtulong kay Yumi, ha? Wika ko. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya sa akin. Naiintindihan kita. Walang kaso sa akin ang ginagawa mong pagtulong kay Yumi. Nakangiting turan pa ni Paul. Maraming salamat, Paul. Salamat kasi palagi ka nakasuporta sa akin. Wika ko sa aking asawa. Kapag nag-uusap kami ng ganon ni Paul ay talagang nasasabi ko na napakaswerte ko sa napangasawa ko, Papa Dudut. Sobrang understanding ni Paul. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi isang kagaya ni Arnel ang lalaking pinakasalang ko. Yung nakikita ko pa nga lang ang sitwasyon ni Yumi ay nasasaktan ako. Ano pa kaya kung ako na mismo ang nakaka-experience? Pinangako ko rin sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para magabayan ang kapatid ko. Hindi ako aalis sa tabi niya hanggang sa dumating ang time na makaka-recover na siya sa lahat ng pinagdadaanan niya at kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi ako nawawala ng pag-asa na darating ang panahon na yon, Papa Dudut. Alam ko na darating ang time. Natatawanan na lamang ni Yumi ang lahat ng mga nangyayari at kapag dumating ang oras na yon, ay pagsisisihan ni Arnel ang lahat ng nagawa niyang pagkakamali. Noong kinasal ako kay Paul ay nangako ako sa Diyos na hinding-hindi ako papayag na masira ang aming pamilya para sa anak namin. Sinabi ko sa kanya na lahat ng problema at pagsubok na pagdadaan na namin ay kakayanin ko. At hindi lamang kay Yumi ako naaawa kundi sa mga anak niya. Ayoko maranasan niyo na mga anak ko, Papa Dudut. Lahat ay gagawin ko para lamang hindi masira ang pagsasama namin ni Paul. Akala ko nung una ay hindi kami dadaan ni Paul sa isang pagsubok na sobrang bigat. Akala ko lahat ng problema na haharapin namin ay kayang maresolba ng isang gabi tapos bukas ay okay na ang lahat, pero hindi pala. Isang araw habang nasa trabaho ako ay tumawag si Yumi sa akin.
Umiiyak siya at aniya ay may sakit ang bunso niyang anak. May dengue at nasa ospital. Kailangan niya ng pera, hindi ako nagdalawang isip na tulungan si Yumi. Kapag knockout ako ay ibibigay ko sa iyo ang pera. Wala kasi akong dala rito sa trabaho ng halaga na kailangan mo, ang sabi ko kay Yumi. Ate, ngayon ko na sana kailangan. May mga kailangan akong bayaran sa ospital ngayon, ang sabi pa ni Yumi. Ganon ba? Alam ko na. Pumunta ka sa bahay namin, nandun si Paul. Kunin mo sa kanya yung pera at i-text ko siya ngayon na bigyan ka ng pera. Nasa bahay kasi yung pera. Turan ko. Sige ate, pupunta na ako ngayon. Maraming salamat. Umiiyak na pasasalamat ni Yumi. After naming mag-usap ni Yumi ay tinext ko na kagad si Paul na darating sa bahay si Yumi at bigyan niya ito ng pera. Ang sabi ko ay kumuha siya sa pera ko. Hapon na nang mag-text si Yumi sa akin at sinabi niya na nakuha na niya yung pera kay Paul at nakapagbayad na siya ng dapat bayaran sa ospital. Pagka-out ko sa trabaho ay dumiretso na ako sa ospital upang dalawin ang pamangkin ko. Naroon si Yumi at napansin ko na tila wala siya sa sarili niya at hindi ko siya makausap ng maayos. Ang iniisip ko na kaya siya ganon ay dahil sa natataranta siya sa kalagayan ng anak niya. Umalis na rin kaagad ako at hindi nagtagal sa ospital. Naghihintay na kasi si Paul sa akin dahil palagi kaming sabay mag-dinner sa bahay. Pagdating ko sa bahay ay masaya akong sinalubong ni Paul. Habang kumakain kami ay nabanggit ko na naaawa ko kay Yumi dahil sa dami ng problemang dumarating dito. Hindi ko na alam kung paano nakakaya ng kapatid ko ang lahat ng problema niya. Grabe, sunod-sunod, malungkot kong sabi. Nakakaya niya yon kasi nandiyan ka palagi sa kanya. Palagi kang nakasuporta kay Yumi. Ang swerte ni Yumi kasi may kapatid siya na kagaya mo, ang wika pa ni Paul. Hindi ko siya pwedeng pabayaan, Paul. Nag-iisa ko siyang kapatid. Turan ko. Sa paglipas ng mga araw ay may napansin ako sa aking asawa, Papa Dudut. Madalas ay late na siyang nakakauwi. Oras-oras ay hawak niya ang cellphone niya at parang palagi siyang may ka-chat o ka-text. May ilang beses din na kapag may tumatawag sa kanya ay lumalayo siya sa akin na parang ayaw niyang marinig ko ang pinag-uusapan nila ng kausap niya. Doon ako nagkaroon ng kutob na baka may ibang babae si Paul. Natakot ako para sa pamilya namin at baka matulad yon sa nangyari kina Yumi at kay Arnel. Si Yumi ang unang taong pinagsabihan ko nang hinala ko. Aniyay, huwag akong magduda kaagad kung wala akong matibay na ebidensya. Isa pa'y hindi niya raw nakikita kay Paul na maglolo ko ito. Hindi na rin ako nakapagpigil pa at si Paul naman ang kasunod kong kinausap. Tinanong ko siya kung bakit ang dalas niyang hawak ang phone niya. Ang sabi ni Paul ay may kliyente siyang laging kausap. Sandali, nagdududa ka ba na may iba akong babae? Tanong ni Paul. Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Turan ko. Ynez, wala akong ibang babae. Ang dami kong kailangan tapusin na trabaho. Wala na akong time para sa ganyang kalokohan. Saka mahal na mahal ko kayo ng anak natin para gawin ko yon, ang sabi pa ni Paul. Pinilit kong paniwalaan si Paul, Papa Dudut. Baka nga naman paranoid lamang ako sa mga nakikita at napapansin ko sa aking asawa. Pinilit kong alisin ang mga pagdududa sa aking utak para na rin sa peace of mind ko. Pero ang hirap nung gawin. Lalo na at patuloy pa rin si Paul sa kakaiba niyang kilos. Dumating na ako sa point na nag-decide na ako na mag-imbestiga ng lingid sa kaalaman ni Paul. Mas maganda na hindi niya iniisip na nagdududa pa rin ako. Para kung sakali na may ginagawa talaga siyang mali ay madali ko siyang mahuhuli. Saan pa ba ako makakakita ng ebidensya kundi sa cellphone ni Paul? Isang gabi hinintay ko makatulog si Paul. Nang tulog na siya ay kinuha ko ang cellphone niya at pumunta ako sa CR. Nagtaka ako kasi meron na yung password. Dati kasi wala yung password. Wala akong nagawa para mabuksan ang cellphone ni Paul kaya binalik ko na yon. Makalipas ngang ilang araw ay may tumawag sa cellphone ni Paul. Tulog na siya noon, Papa Dudut.
Nakasilent ang cellphone niya kaya hindi niya narinig na merong tumatawag. Number lang ang nakalagay sa tumatawag sa asawa ko at ang ginawa ko ay pinicturean ko yung screen ng cellphone ni Paul para hindi ko makalimutan yung number na naroon. Sinerge ko sa Facebook ang number at baka may lumabas na resulta pero wala. Malakas talaga ang kutob ko. Nang may-ari ng phone na yon ay ang kabit ni Paul. Sinave ko sa contacts ng phone ko ang number na yon at nilagyan ko ng pangalang kabit. Ilang araw ko din na iniisip kung sino ba ang ibang babae ni Paul hanggang isang araw nasa bahay kami ni Paul at nanonood kami ng TV nang may tumawag sa cellphone ko. Nanlamig ako nang malaman ko na yung kabit na sinave ko ang number ang tumatawag sa akin. Lumabas muna ako ng bahay bago ko sinagot ang tawag. Ang hinala ko ay ibinigay ni Paul sa kabit niya ang number ko kaya tumawag yun sa akin. Pero gano'n na lamang ang gulat ko ng pagsagot ko sa tawag ay boses ni Yumi ang narinig ko. Hello ate, dadalawin ko sina mama at papa sa bahay ngayon. Gusto mo bang sumama? Tanong pa ni Yumi. Yumi? Hindi makapaniwalang sagot ko. Ako nga ito ate, bakit? Hindi ba nakasave sa phone mo ang number ko at parang hindi mo ko kilala? Ang natatawang sambit ng kapatid ko. Tinapos ko kaagad ang pakikipag-usap kay Yumi at chinek ko ang number ni Yumi at ni Kabit. Para kung pinagbagsakan ng langit at lupa nang malaman ko na magkaparehas ang number nila. Pakaramdam ko ng sandaling yun ay nakalutang ako. Binaligan ko si Paul at nagdemanda ko na i-check ang cellphone niya. Tumanggi si Paul dahil privacy niya raw yon. Pero naging mapilit ako at tinakot ko pa siya na kapag hindi niya hinayaan na i-check ko ang cellphone niya, ay iiwanan ko siya at isasama ko ang anak ko. Wala nang nagawa si Paul kundi ang i-unlock ang cellphone niya at ibigay yon sa akin. Hinanap ko kagad ang number ni Kabit at talagang nanghina at napaiyak ako nang makita ko ang palitan nila ng mga sweet messages. Patunay na may namamagitan sa kanila. Humingi ng tawad si Paul sa akin at tinanong ko siya kung sino ang babae niya at aniya ay katrabaho niya. Huwag ka na magsinungaling, Paul. Etong number na ito ay kay Yumi. Si Yumi ang kabit mo. Bakit kapatid ko pa? Bakit? Naging hysterical na ako ng sandaling yon. Hindi makapaniwala si Paul na alam ko kung sino talaga ang kabit niya. Inamin niya na noong nagpunta si Yumi para kumuha ng pera ay natukso siya at may nangyari sa kanilang dalawa. Doon na raw nagsimula ang relasyon nila ng kapatid ko. Pero nagkasundo raw sila ni Yumi na tapusin ang namamagitan sa kanila, hindi ako napakalma sa sinabi niyo ni Paul. Galit na galit ako. Hindi ko akalain na tatraido rin ako ng dalawang tao na malapit sa puso ko. Umalis ako at nagpunta ako sa bahay ng mga magulang namin. Nandoon si Yumi at agad na nagdilim ang paningin ko at sinugod ko si Yumi, sinampal ko siya at sinabunutan. Minura ko din siya. Ano ba nangyayari Ynez? Bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? Awat ni mama sa akin. Bakit hindi ninyo tanungin ang walang utang na loob na kapatid ko kung ano ang ginagawa niya sa pamilya ko? Magsalita ka Yumi. Ikaw ang magsabi kina mama at papa kung gaano ka kakati. Galit kong sigaw habang umiiyak. Panay ang sorry ni Yumi at parang ayaw niyang aminin ng ginawa niya kaya ako na ang nagsalita. Yang magaling ninyong anak, kabit ng asawa ko. Pagkatapos ng lahat ng tulong ko sa iyo, ganyan ang ginawa mo? Anong klaseng kapatid ka, Yumi? Patuloy kong sigaw. Sorry ate, hindi ko po sinasadya. Tinapos na namin ni Kuya Paul ang namamagitan sa amin. Pag-amin pa ni Yumi. Bakit? Sa tingin mo ba ay mababago pa ng paghihiwalay ninyo ang nangyari? Sigaw ko. Maging si Mama ay nagalit kay Yumi at sinabunutan niya si Yumi at inawad siya ni Papa. Gusto kong isipin na panaginip lamang ang lahat. Gusto kong paniwalaan ng sarili kong hindi totoo ang mga nangyayari. Pero yun na, ang reality. Naniloko at trinaydor ako ng asawa at kapatid ko. Sobrang sakit Papa Dudut, akala ko sa mga teleserye lamang nangyayari ang ganon. Pero kahit pala sa totoong buhay ay pwedeng mangyari ang ganon. Nag-decide ako na umalis na sa bahay namin ni Paul kasama ang anak namin.
Tumira muna ako sa bahay ng mga magulang ko at pinigilan ako ni Paul at nagmakaawa siya sa akin. Pero buo na ang desisyon ko na umalis. Hindi ko pa kasi kayang makasama siya. Maging si Yumi ay iniwasan ko na rin kahit panay ang chat niya sa akin para humingi ng tawad. Gabi-gabi akong umiiyak at ilang buwan akong wala sa sarili. Pinilit ko na lamang na pumasok sa trabaho para sa anak ko. Kinausap ako ng nanay ko at sinabi niya na hanggang kaya kong magpatawad ay magpatawad ako. Kung willing daw magbago si Paul ay bigyan ko ng isa pang pagkakataon para sa anak ko. Nangisip ako at nag-decide akong bumalik na sa bahay namin ni Paul. Pinilit kong kalimutan ang lahat pero sobrang hirap, Papa Dudut. Lalo na at si Yumi ang naging ibang babae ni Paul dati. Pinili kong patawarin si Paul para makapag-umpisa kami ulit. Si Yumi hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kami nag-uusap. Hindi ko pa kaya, Papa Dudut. Ginawa naman ni Paul ang lahat para maging buo ulit ang tiwala ko sa kanya. Aminin ko na matapos ang nangyari ay nahihirapan pa rin akong pagkatiwalaan ng asawa ko. May takot pa rin ako na baka maulit yon. O baka lihim pa rin silang nagkikita ng kapatid ko. Lahat ng kilos niya ay pinagdududahan ko na. Sa ngayon ay wala akong hinihiling kundi ang maging maayos na ulit ang pamilya ko. Pinatawad ko naman si Paul pero hirap pa rin ako magtiwala sa kanya. Hindi ko rin masasabi kung mapapatawad ko pa ba si Yumi. Panahon na lamang siguro ang makapagsasabi noon, Papa Dudut. Salamat po sa inyong pagbasa ng aking liham. Nakasubscribe na po ako sa Papa Dudut at sa Papa Dudut Vlogs. Ganon din po sa bago ninyong channel, Nakaistorya. Lubos na nagmamahal, Ynez. Hindi madali para sa isang taong nasaktan ang pagpapatawad lalo na ang nanakit sa kanya ay ang taong hindi niya inaasahan na gagawin yon sa kanya. Isa po itong matapang na desisyon kaya kung pinatawad ka at binigyan ng isa pang pagkakataon ng taong nagawan mo ng mali ay ayusin mo na. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling nagawa mo dahil baka sa susunod ay hindi ka na mabigyan ng isa pang pagkakataon. Palagi nating tandaan na mas piliin natin palagi ang paggawa ng tama kesa sa panandaliang sarap. Matuto tayong mag-isip at huwag magpadala sa tawag ng tukso. Maaaring naging masaya ka pero hindi ito worth it kung makakapanakit ka naman ng taong walang ibang iniisip kundi ang ikakabuti mo. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.